sa video na to. This looks nice, pare. Cheers! Nagbabalik tayo dito sa bansa ng Hong Kong. Kakain tayo ng hindi lang isa. Ito parang cochinillo dating ito eh. Hindi lang dalawa. Tapos in fairness, 6-6 sa loob. Kundi 20 Hong Kong street food sa loob ng 3 araw. Yung best kainin, after mo maglakad, napakamahaba dito sa Macau. Maghanap tayo ng mga lokal. So itsura niya, no? Akala mo ito yung binabalot doon sa mga ina-unbox natin sa Shopee, tapos pinuputok natin after. Almusal. And then yung mismong French toast natin, submerged na siya doon sa pinaka-syrup. Kakaiba. Mayatay, bituka, tuwalya, lahat nandito nata. Anyway. At syempre, masasarap na Hong Kong street food. This, I think, is one of the meatiest and purest siomay na tikman ko. This is an ultimate rest back for Hong Kong street food. Ready ka na ba? Tara! Paps, isang magandang araw, nagbabalik tayo dito sa Hong Kong. And ang gagawin natin, babala pare, hindi to yung typical na Chewy Show na documentary. Medyo raw style, vlog style lang to. At namamasal lang kami ng nanay ko dito, kaya kukumpile-kumpile ko lahat ng kinain ko. And then pagsasama-sama ko sa video na to. Anyway pare, simulan natin sa unang food trip natin. Tara! Okay pare, it's nice to be back dito sa napakaganda action pack, jam pack at food heaven na bansa ng Hong Kong. Sa video na to, pasensya na, hindi tayo magdo-documentary style. More on like raw vlog lang to. Pasyal-pasyal. Pero higit sa lahat, eh syempre magpo-food trip tayo. Maghanap ng iba't ibang Hong Kong street food. Paps, simulan natin sa napakasarap na roasted goose. Okay, unang food trip natin dito sa Hong Kong. Siyempre, kailangan mo roasted goose or soya chicken nila. Pare, kung klase lang din talaga yung itsura ng plato nila, pati yung kanin na sobrang dami, parang bundok ng kanin. Pero medyo pricey din siya. So, gawin natin, gusto kong simulan sa balat ng roasted goose. How's it going? Good? Ibang klase talaga. Ayun mo, gising lutong na, as in, mababasag. Medyo may nguya ng orte. Pero may layer pa ng taba na nakalagay dun. Medyo matamis siya na para mas star anise, mas spice. Ang sarap. Okay, then I wanna try this soya chicken naman. You have the pure soy sauce flavor. Actually, medyo matamis din siya. Tapos sobrang sobrang mataba talaga yung manok dito sa Hong Kong. Then ang masarap ko gawin dyan, lagyan mo na extra plum sauce. Idip natin dito sa parang garlic sauce nila. May celery ata ito. Grabe yung explosion of flavor sa bulok ko. Yung plum sauce, parang siyang fruity sweet flavor na may asin. And then yung garlic ginger sauce, nagpapatulong din, nagbibigay ng extra flavor. Pambihira, kung pumunta ka sa Hong Kong, it's a really must try nung kumain ng roasted goose, crispy pork belly, o soya chicken nila dito. Okay, next, actually hindi ito legendary, pero parang ito yung isang modern bake shop na medyo nagtitrending dito sa Hong Kong, ito yung Bake House. Yung pinaka-specialty nila dito, yung sourdough egg tart nila. Unfortunately, sold out na, pero meron tayo dito, look at this, like a very colorful glazing strawberry croissant. At tanghali ngayon, at sobrang haba pa rin ang pila. Anyway, tikman natin, bahala na, hindi ko alam. Cheers! Kaya lang, alam ni strawberry. Parang siyang thicker, mas doughy na croissant. Medyo buttery din siya, flaky. And then parang siyang may cream cheese, hindi ko masabi. Medyo matamis din siya. And then yung fresh, juicy, sour. Hindi ganun matamis sa strawberry. Pero to be honest sa akin, medyo overpriced siya. But for the experience, Instagrammable, pwede na. Okay pare, next nandito tayo sa Chung Hing Kee. This is a Michelin awardee na parang dim sum place. Pero pinaka-binibenta nila dito yung tawag ng pan-fried buns. Kung compare mo siya sa parang Shaolong Pao. Alam mo, yung tsura pa lang, parang punong-punuha ng sabaw o juices sa loob at mukhang mainit. Anyway, bahala na. May tamang paraan daw ng pagkain ito. Wow! Shit! Pasong-paso bibig ko dun. Parang kang uminom ng pork broth. Actually, pork siya pero parang tinole. And then, kakagat ka na.
Nice. Para siyang may bola-bola sa loob. Porky, flavorful. And then yung labas, medyo gummy. May konting crunch na. Kasi parang medyo totoong. Yung very hydrated. Nung pork broth na yun. Medyo kailangan mo ng pasensya dito dahil sobrang haba ng pila. Hindi lang yung dine-in customers, pero maging yung parang delivery o grab nila. Pahinga muna sa food trip nandito sa K11. Dito sa may bandang parang Manila Bay nila ito eh, parang seaside. So kitang-kita mo yung Central Hong Kong sa kabila. At this is one of my most favorite na landmark sa Hong Kong. Ang relaxing, ang refreshing, ang hangin, ang dagat. And then tanaw na tanaw mo yung matataas na gusali dito sa Hong Kong. Anyway paps, tara, maghanap tayo next food trip. Okay pare, so dapat magdi-dinner lang kami. Ang nangyari ngayon is nandito kami malapit sa borderline ng China. Hindi kami naka-exit agad doon sa exit namin. And then yung next point na is para 40 minutes drive from that exit. And then border na ng China. Ha? Okay pare, it's dinner time at medyo lumalamig na rito sa Hong Kong at masarap mag-dim sum. Actually, kaliwat ka na dito yung mga dim sum restaurants. Pero itong dim sum, isa to sa pinakasikat. So, papanulak muna tayo yung favorite drink ko dito sa Hong Kong. Coke, tapos may lemon. So, gagawin mo, buhos mo lang yan. Halu-haluin mo lang. Cheers! Walang tatalo. Simple lang nung combination na yun, pero sobrang refreshing. Okay pare, dumating na yung dim sum natin. Kunain natin itong hakhaw. Dip na sa chili with soy sauce. Sobrang gummy and chewy. Yung wrapper as in, conditional na tapos makain. Parang lasang normal na hakol sa Pilipinas. Ito na mas malaki lang yung hipo nila, mas juicy. Ito na ako curious, ang laki ng steam pork and shrimp siomay nila. Dip ko sa toyo, chili, cheers. Grabe. Ang sarap. Purong-puro talaga yung baboy tsaka hipon as in. Kasi sineryoso nila. Pag sinabing pork and shrimp, ito talaga yun. This, I think this is one of the meatiest and purest siomay na tikman ko. Next, itong barbecue pork buns natin. Kaso nakakatawa, na nag-Hong Kong ako noong April, eh hindi ako nag-dim sum. So first time ko lang sa Hong Kong to. And look at that. Oh, nice. Cheers. Wow, ang sarap. Hindi lang siya matamis eh. It's like a savory barbecue, meaty, flaky. Parang siyang shredded pork. Is yung precious asado meat sa loob. Okay, next. Mayroon tayo dito ng crispy rice flour rolls with shrimp. So, makikita mo. Parang yung balat lang din ng hako. Ah, okay. Makikita mo, may lumpia siya sa loob. So, dalawang outer layer siya. May parang siomay wrapper. May isang lumpia sa loob. And then, may shrimp meat sa loob. Idip na sa soy sauce. Kahit Chinese, ikakamay ko na. Cheers. Ang complex ng texture niya. Labas, it's gummy, chewy. And then, biglang mayroong malutong na malalasahan. Tapos yung hipon sa loob, hindi lang siya basta-basta. As in, malalaking gayad ng hipon. And then, tong toyo, medyo matamis din siya. Oh, masarap nun. First time kong makatim ng ganong klaseng dim sum, pero may bago ng favorite ata. Alam mo kung paano siya i-compare? Para siyang siomay na lumpia, pinagsama. Let's bolt in. Saan pa ba masarap kumain ng authentic dim sum kundi mismo dito sa Hong Kong? How much? Well, is this beef? Hindi ko lang kung baka ba ito, ano eh. Okay pare, meron ako nakita ditong
ito yung mga iba't ibang Hong Kong street food skewers. So may makita ang mga puset, sausages, ito iba't ibang laman loob. At meron na order dito, different laman loob ng baka. So may atay, may ano ba ito, tuwalya, may bituka. So may atay, bituka, tuwalya, lahat nandito nata. Anyway, tikman natin, cheers. Mmm, ano yun? Atay ba yun o kidney? Hindi ko alam, pero masarap siya. Fair, sobrang lambot, ang ganda ng pagkakakulo, hindi maanggo. And then parang naging creamy yung texture niya. Tikman natin ito, parang isaw. Hindi siya sobrang ma-spice, pero malasa siya. Hindi ko alam paano nangyari yun. Okay pare, alam ko, sabi ko, Hong Kong food tour to, pero nagmakaw kami ni Mama. So, might as well tumikim ng iba-ibang pagkain dito. So, nandito tayo ngayon sa Senado Square. Nanggaling na ako dito noong April. At isa to sa mga sikat na tourist spot. Ang daming tao ngayon, jam-pack. Pero may nakita ko dito, kain tayo ng very famous dito sa Macau. Ito yung Portuguese egg tart. Meron din ito sa Hong Kong, pero dito daw talaga OG. Anyway, tikim tayo. And so, makikita mo, ito yung egg tart natin. Para sa Lord's Toe Bakery sa Binondo. Pero ito, OG talaga. So, ano tayo. Ito na yung ating Portuguese egg tart. Look at this. Ang ganda, para siyang isang pintura ng isang Portuguese na si, wala akong kilalang Portuguese, so kainin na lang natin to. Pero makikita mo visually, pare, para siyang egg lava. Alam mo, texture niya parang leche flaner. Ang dami ko lang natikman na egg tart, pero this might be one of the best. It's ultra creamy. Para siyang nasa gitna ng creamy. Sa same time, medyo parang jelly type na siya. And then the outer layer, crispy, flaky. Tapos, may konting tamis na rin siya. Ang sarap nito. Kung bumunta ka ng Macau or even Hong Kong, sa mga strain tikman to. At tara, hanapin natin yung nanay ko na nagpipicture-picture dito. Mami. Okay, dito sa Macau, syempre, kailangan mo maki-free taste ng jerky. Teka lang, hindi mo makasingit, ang daming lokal. Okay, pag nasa Macau ka, bawal na hindi ka maki-free taste ng kanilang Chinese jerky. Anyway, tikman natin. Okay, sarap. The chewier side, may smoky flavor siya, matamis. Sarap. At ang pinaka nagpapasarap dun, eh libre siya. Anyway, lakad-lakad tayo. So ngayon naglalakad-lakad kami papuntang St. Paul Ruins or Ruin St. Paul. Ganda. Maganda panahon ngayon dito sa Macau. Medyo malamig na konti. Parang papuntang Baguio na hindi. Kaya ito, yung buka naman din, yung chorizo. Okay pare, mayroong pinipilahan na ice cream shop dito sa Macau. As in, ang daming tao. So, ang cute lang din niya. I mean, double ice cream sa isang square cone. So, meron tayong blueberry tsaka cherry. Tikmo ko yung blueberry. Cheers! Parang yung blueberry cheesecake ng Starbucks, finorm mo bilang isang malamig na creamy ice cream. Oh, wow, sarap! Ah, masarap din yung cherry. Anyway, daming tao ngayon, Martes na Martes. Ang nanay ko, eh. Pinagtitira lahat ng libreng ano, free taste ng jerky dito, eh. Siguro naka isang karne na siya ng baboy sa lahat ng free taste ng jerky niya. Dito naman sa Ruins of St. Paul. From there, sobrang daming libreng pagkain. Mabubusog ka, yun pala. Kaya ka pala binusog, dadaanan mo yung mga libreng pagkain dahil akyat ka at medyo mapapagod ka, kailangan mo ng energy talaga. So, ang daming turista ngayon. At, it's nice. I mean, sabi ko nga sa kanyo, hindi ito yung typical na Chewy Show vlog, hindi ito documentary. It's more on like, travel lang talaga, pasyal-pasyal. At sana nanonood pa rin kayo, sana kayo pa pa nag-enjoy kayo. Okay, nandito pa rin tayo sa Macau. Last stop na natin sa Macau, nandito sa Venetian Food Court. And this looks insane. Kita mo, para kang nasa langit na. Pero feel ko painting lang yung bubong na yun. Anyway, meron kayo dito. Look at this. Like, mama noodles. Singaporean noodles siya. So, may nakikita akong tofu skin. May nakikita akong malalaking gayad ng hipon, gulay, at itlog. Cheers! Ang sarap!
just like a sweet, sour, savory noodle dish. Yung noodles niya, makapal pero malambot. Dinalasaan din ng itlog. Parang sobrang dami niyang ganap. Yung hipon, yung repolyo, yung tofu skin, yung itlog, and all of that savory sauce na nakabalot dun sa noodles natin. Ang sarap nito, parang ito yung best kainin after mo maglakad na napakamahaba dito sa Macau. Pare, nagbabalik na tayo dito sa Hong Kong at medyo lumalamig na, medyo Baguio feels na. At perfect humigop ng masarap na sabaw, specifically, masarap humigop ng beef wonton noodle. At fun fact lang, ang wonton noodle ay nagsimula talaga dito sa Hong Kong at ito ang kakainan natin na Sin Chai Ki, a legendary na isang Michelin awardee. So kapos mo na tayo paligoy-ligoy pa, kumain na tayo ng wonton noodle dito sa Hong Kong. Oh, mihintay mo? Ani ka na, tsura! So pare, nandito na yung ating napakasarap na beef wonton mami. So makita kang makakapal na beef slices, meron tayo ditong giant meatball at syempre yung kanilang shrimp wonton. Gawin natin, tigil muna tayo sa baw. Ayan, buha tayo. Ah, ang sarap. Para siyang pork broth na may konting shrimp flavor. Ah, sarap. Gawin natin, timplahan ko. May parang patis ata tayo dito. Konting toyo. Tapos meron tayo ditong mukhang manghang na chili paste. Lagyan natin. Kabila. So, halu-haluin natin siya. Look at this. Manipis lang yung egg noodles niya eh, no? This looks nice, pare. Cheers. Pare, grabe sa sarap. Ang nipis lang ng noodles. May konting lutong siya. And then yung sabaw, na-soak up na doon sa noodles natin. Yung beef natin, may kakapalan siya. So, ngunguya ka ng konti. So, tingnan tong wonton natin. Okay. So, hindi lang hipon. May pork meat din siya sa loob. So, ito, malaking meatball. Tinusok ka na dahil ang hirap chopstick. And cheers. Okay. Para siyang may onion leek sa loob. Itong isang buong bowl ng noodles ito, parang rinerepresent niya yung Hong Kong. Pucha, ang hang nun. Bibili ko ng ice cream. Anyway, ito meron tayong Oreo ice cream. Tikman na rin natin. Ang sarap. Yung parang crushed Oreo, yun yung pinaka coat niya sa labas. And then may cookies and cream sa loob. Anyway, tapos na ating day 2. See you na lang tomorrow. Okay pare, dumating na ating breakfast dito sa isang breakfast place dito sa Hong Kong. Actually, pansin ko, halos mga lolo at lola ang kumakain. Alas 8 ng umaga ngayon at medyo jam-pack ngayon. Umorder ako ng 2 putahe, classic Hong Kong breakfast. Meron tayo dito parang kaya toast o French toast with huge sausage. And then itong kanilang instant noodles with satay beef. Pero bagong lahat, syempre mag Hong Kong style, hot coffee muna tayo. Ibang atake, matapang, mas matapang pa sa ex mo na walang paninindigan. Okay, alam mo parang siyang may light chocolate flavor eh, parang ganun. Punta na tayo sa kanilang instant noodles with satay beef. So makikita mo, yeah, basically instant noodles lang talaga siya. Parang siyang instant ramen and then may slices yan na parang kala mo samgyupsal lang. And then may gulay tayo dito. Tapos actually, may ka-partner yan na para siyang tinapay, itlog, tsaka hotdog. Nakita kong ginawa ng isang lolo dito. Eh, nilagay niya yung itlog at nilagay niya yung hotdog. So parang ginawa lang to ng isang teenager sa dorm niya na wala siyang magawa. I mean, lasang instant noodles nga lang din. Pero yung broth niya, no, in fairness, masarap. Lasang-lasa ko yung saltiness at MSG. And then, ang noodles, malambot. Yung beef niya, may konting peanut sweet flavor. Ito, isa ko pang minamata. Ating sikat dito na French toast. Look at that. Glazing, butter, and parang maple syrup. Sobrang unhealthy niya tignan, pero mukhang pampa-energize to ng umaga dahil sobrang tamis nito.
Nice. Ayan. This just brings joy sa puso ko. Ang dami niyang glaze, ang dami niyang syrup. Maganda lang dito, hindi siya overly sweet. So parang hindi siya nakakaumay. Actually, lasang maple syrup na less sweet. And then yung mismong French toast natin, submerged na siya dun sa pinaka-syrup. Kaya may lasa na rin maging loob. It's a one buttery flavorful bread na may konting lutong na rin sa labas. And sobrang lambot sa loob. Ah, ang sarap. Taray natin itong sausage. Ang sarap din. It's such a hidden gem. Feeling ko mga lokal lang kumakain dito. Wala ko nakikita ng turista. Oh, sarap. So ngayon, nandito tayo sa Pit Tram. Ito yung isang klase ng parang tren kung saan paket to nung parang one of the highest peaks sa Hong Kong. Saan makikita mo yung halos kalahatan ng Hong Kong, pati mga skyscrapers. So this is like a 45 degree angle paket ng mismong tuktok. At ayan na, pakita ko sa inyo. Okay, so nandito na tayo sa Sky Terrace. So tanaw na tanaw mo yung buong skyscrapers at pinaka Hong Kong mismo. Look at this view. Sobrang lamig ngayon. Parang medyo Baguio feels. Kitang kita mo dito yung parang 360 view ng Hong Kong. This is nice. Anyway, after nito, mag food trip na tayo. Pare, it's time for lunch. Isa to sa pinaka, para sa akin, na hidden gem. Actually, maraming mga nagbibenta ng roasted goose, roasted pork belly dito. Pero yung iba mainstream na medyo pricey. Ito, I mean, look at this serving. So basically, para tayo dito may cochinillo. Tapos, syempre, roasted goose. Gusto mo nang tikman itong, ito parang cochinillo dating ito eh. Cheers. Basically, parang kang kumakain ng lechon. Balat pa siyang glass-like na lotong kasi nababasag na lang siya. And it's fatty, juicy, may konting tamis din siya in fairness. And then, tikman natin itong roasted goose. Pambira sa taba. Kasi, parang nagbabubbles yung taba sa bibig ko. Sobrang flavorful nung goose nila dito. Parang siyang may star anise na matamis. Ang soy sauce. And grabe lang talaga yung serving dito. Okay pare, hapon na, nandito pa rin tayo sa Hong Kong. Huwag ka mag-alala, malapit na matapos ng video na to. Kung nanonood ka pa sa duration na to, hello, magandang araw sa'yo. At yeah, medyo lumalamig na dahil gumagabi. Parang bagyo na yung weather dito. At maghahanap tayo ng siguro few food trips pa dito sa Hong Kong. And then, good night na. Anyway pare, tura! Okay pare, next merienda tayo. Meron tayo ditong Hong Kong style bubble waffle. So itsura niya, no? Akala mo ito yung binabalot dun sa mga ina-unbox natin sa Shopee tapos pinuputok natin after. Pero hindi ito yun, pancake to. Anyway, cheers! Okay. Tastes like a regular waffle. Matamis, parang bread. Pero pagkakaiba natin yung texture. Mas malutong siya. Parang medyo donut yung texture niya. Pero hindi siya overly sweet. It's not as flavorful na ina-expect mo. I mean, sakto lang din naman. Okay pare, huling food trip natin dito sa Hong Kong. Tapusin natin ng isang masarap na roasted pork bun. O basically, siopaw. Pakita ko sa inyo. Nice. Look at that. Parang medyo oily yung ano niya. Oily yung pinakabal niya. Anyway, tikman natin. So may pork to tsaka cabbage. Ang sarap. Steam pork lang siya. Pero sa atin yung lasa. And then yung cabbage nandun. Yung bun natin well steam, malambot. Tapos in fairness, siksik sa loob. Oh, nice, sarap. Yeah, all the lights come on.
But you are still the one. Hoy pare, dito nagtatapos tong episode na to. Sabi ko sa inyo, hindi lang ito documentary, pero sana nag-enjoy pa rin kayo noon. Ang dami nating kinain na street food dito sa Hong Kong. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na, hindi ka ba nag-subscribe. O si Chewy, dito sa Hong Kong, napakalamig. Nagsasabi, stay safe, good night, and goodbye. Bang! Sabihin mo bang? Bang!